Good morning. Kahapon sa opisina ng mga katikista dito sa parokya, yung isa sa mga anak ng katikista ay nagsabi sa kanya, "Mami, bukas po sa school ay lalagyan ng abo yung aming noo. Ang ilalagay daw ay hugis krus. Mami, pwede ho ba hugis puso?" Sabi ko sa nanay, "Saan nakuha yan?" At tinanong yung bata, "Bakit naman formang heart or hugis puso?" Sabi ng bata, "Kasi mami, bukas po ay Valentine's Day." Kung ganun gagawin ng mga pari at ng mga ministro sa simbahan, baka gumamit kami ng lipsticks para lagyan ng hugis puso ang mga noo ng mga tao. Medyo matagal yon. Eh anong ilalagay namin? Anong klaseng puso? Kapag kasawi, siguro broken-hearted. Ang hirap nun. Mahirap mag-drawing. Eh paano po kung walang love life? Eh di blanco. Walang nakagay na puso dun sa noo. At kung makasalanan, lalagyan na lang buong malaking heart yung mukha ng tao. Siguro, masyado nang na-commercialize ang Valentine's Day na para bang ilang araw pa lang bago itong Ash Wednesday, itong Valentine's Day, eh may mga tao dang nanalulungkot na. Bakit naman yung Ash Wednesday natapat pa ng Valentine's Day? O Valentine's Day natapat ng Ash Wednesday? Mga kaibigan, mga kapatid, sa ating pananampalatayang Katoliko-Kristiyano, hindi po hugis puso ang ating binibigyang pansin, lalo na sa paglagay ng abo sa ating noo. Hugis krus. Sapagkat ang krus na yan nagpapaalala sa atin na maraming bagay. Nagpapaalala sa atin na sa krus ipinakita ang pinakadakilang pag-ibig. Sabi nga ni Kristo, "There's no greater love than this, to lay one's life down for a friend." At sa krus, ibinigay ni Kristo, ninalay ang kanyang buhay dahil sa kanyang malaking pagmamahal sa atin. Pagmamahal ng Diyos. Diyos na nagmamahal, Diyos na mawain, Diyos na mapagpapatawad. God is loving. And in that cross that we will have imposed in our foreheads later on, we are also reminded, because seeing how God loves us, we are also imperfect. Hindi tayo mapagmahal, tayo makasalanan. In that dirty ash, we are reminded we are so sinful. Tayo ay madumi. Pinapaalalahanan, tinatawag ng Panginoon, "Come back to me, return to me," in the first reading. And in the second reading, as if appealing to the Lord, "Be reconciled with God." And so my dear brothers and sisters, after all, Ash Wednesday is a celebration of God's love. It is a celebration of the heart of God. Ash Wednesday, after all, is Valentine's Day. Kaya po sa araw na ito, ang mga paalala ni Kristo sa Ebanghelyo, the traditional religious practices, almsgiving, prayer, fasting, these are means for us to facilitate or help us to be closer to people by giving to the Lord by praying and to organize ourselves by fasting, because it is a celebration of love. It is a celebration of relationship between God, who is so loving, and men, who are so sinful. Today, let us celebrate God's love. Happy Ash Wednesday, happy Valentine's Day, but above all, happy God's Love's Day. Mga kaibigan, mga kapatid, mamaya po, pag tinignan niyo ang inyong noo, na imposible naman dahil hindi natin makikita, yung noo na lang ng iba, o di kaya tumingin kayo sa salamin, ang krus na yan ay paalala ng Diyos na nagmamahal sa atin.
Don't forget that. Rather than focusing on romantic love, on our sinfulness, focus on the love of God.